Hi guys! Welcome to my vlog. So, ang content natin ngayon ay mag-harvest tayo ng sitaw. Ayan, si Payoko. Si Payoko Bell. So, i-demo namin kung paano mag-harvest ng sitaw. Wow naman! Wow! Wow! Ayan, so shoutout sa videographer ko, Isang Kute. Kinasaludo ang kita. Hey! Kamungamungas. So, kung bago ka sa channel ko guys, i-subscribe muna ako. Ito yung tapos huwag kalimutan pag-alimutan yung bell para updated ka sa mga videos ko. Yan guys, so tara! Ayan guys, so tatawid tayo ng tulay. So ito yung DIY na tulay, which is ilang panahon na yung tindi mo rin. Ako ang kinakwento, Jenny pa to. Bata pa ako, nandito na to guys. Balit pa ako, ito na yung tulay na nagdaanan ng roon. Yan guys, so yan, makikita nyo yung talima na yan. Yan, talim ng bayaw mo, yung bayaw tayo. Ayan, sa kalating buwan. Dito to, yan. Ayan, so mag-umpisa tayong mag-harvest. Ayan, paano ba yung tamang pag-harvest? Ayan. Ayan. Hawakan mo dito tapos paipuutin mo na gano'n para hindi mabali yung pag gano'n pala yun. Galing ha. Ayan. So ayan, paipuutin mo lang. Ah, okay, so try ko rin. So anong variety ito, payaw? Yung condor ito. Papaipuutin lang to guys. Papaipuutin mo daw. Paikutin mo, yan, ganun lang mag-harvest. Ang galing mo pala dyan ah, hindi ko alam ah. May mabali yung kulaklakan niya. Para hindi daw mabali kasi, hindi na ba yun? Ano pa siya eh. So, paikutin mo lang. Yan. Ngayon may kayabangan to. Oh, yun guys, so may kinakailangan paikutin kasi pag binigla mo, ayan, patubo pa kasi to eh. Ayan, so masyadong mainit. Oh, ito nasa baba na siya, oh. Ayun. Ganun lang ganito lang mag-harvest. Paikutin lang, guys, paikutin. Ayun. So, tampa. Ayun, okay. Ito, malaki. Ayun. To, oh, papaikutin lang natin. Para hindi masira yung tubuan ulit ng tubuan, bulaklak, ganun. Bulaklak. Ayun, so paano mo inaalagaan to, bayaw? Ayun. So interviewin natin si Bayaw, interviewin natin. Paano mo inalagaan, anong in-spray mo dito, Bayaw? Lakitin Bayaw ng pandamo ito para mamatay yung mga dalawa. Ah, pandamo, yung malinis. Malatayan ba yan? Hindi. Glycosin ba yan? Ah, glycosin. Ano ba yung pagkatanga ito? Ayun, kung makikita niyo yung farm niya ng sitaw. Ayan, so ito yung sitaw na mahaba guys, hindi yung pang ano. Yung ito oh, ayan oh. Ayan, so papaikutin mo lang. Yeah, ganun lang mag-harvest. Harvest para hindi mabali. Oo. Ayan. Tapos hindi mo na binubungkal, paano yung pagpapatubig dito, Bayaw? Dapat bentong Bayaw yung ano. Every paano yung ano mo doon? Every other day o 4 days, Bayaw. 4 days. Oh, yun, pag nakita niyang medyo tuyo na daw. Yung lupa. Pinapatubigan na. Ayan. So guys, so isang linya pa lang kami. Marami na. Ayan o. Oh. Okay, kita nyo ilang linya to. 1, 2, 3, 4. Ilang linya ba yaw? 18 ba yaw ito? 18, my God. Ayan, so ganito lang po ang pag-harvest ng sitaw. Papaikutin mo lang. Ayan, so sa mga hindi po nakakaalam. So napakataba ng sitaw na mahaba na to. So ilang anong area nito, Bayaw? Ilang square meter tong ano mo? Kung sinasabi ko, Bayaw, ano ito? 1,000 Ah, so 1,000 square meter. So 1,000 square meter. Ayan, so makakagawa ka ng 18 na linya. So ilang years mo nang ginagawa to, Bayaw? Ilang taon ka nang nagsisitaw?
Oh, so matagal na rin. So na-master na niya yung pagsisitaw. So hindi naman kailangan laging nag-aabono bayaw. Konti lang abono ito bayaw. Ano palang inaabono mo dito? Sulfate bayaw. Sulfate. Sulfate saka 1620. Oh, yun. Sulfate saka 1620. Ayan, ayan. So shout out. So bakit may ano dito? Tumubo yan bayaw na ano noon. Ah, so may tumubo. Yung mga... Kasi ito, kinainan ko ito ng... So, kabatiti sa Ilocano, sa Tagalog ay? Patola. Patola, ayan. So, hindi naman nakaka-apekto yan sa sitaw bayaw? Baliw kaya naman ang hirap ng ano, ayan, ayan. Pag-farmers. Oo, oh, ayan. So, ilang minuto pa lang nakalipas, ang init na, may init. So, medyo... So, yung pag-harvest ba natin bayaw, tama ba? Ganun, kahit anong oras ba? Ano nga, payapas? Ah, okay. So guys, so mga sa mga subscriber natin diyan, ang pag-harvest ng sitaw ay madaling araw para sakto sa mga buyer. Yan, para fresh. Sariwang sariwa. My gosh. So first time kong makapunta sa farm ng sitawan. My God, ang ganda. So ano tong ginamit mong ano dito bayaw? Balag. Ah, ito. Ito yung mga tali. So tali lang siya, hindi siya alambre. Sa may pinakataas, ito, kung makikita niyo, tali ay alambre. Sa taas lang, no. So tapos ipababa na siya. Ayan oh, dami, my gosh. So paano yung kitaan dito ba? Malakas din ba? Malakas din ba pag ano, pag sitaw. Ayun. Ano, oh, paano yun? By kilo o by... By kilo na ba yan? Ah, kinikilo. Kala ko by bundle eh. Oo, pag... Nilalagay namin sa plastic na ito kasi yung isang plastic, 10 kilo yun. Isang bundle na yun. Ah, 10... Magkano kilo ng ano bayaw ngayon? Pero ngayon bayaw ang sinasabi nila ano lang. 15 lang. Ah, 15. Pero marami siya oh. So, ito guys. So, napaka productive ng pagtatanim din ng gulay. Oh, ayan. Ito lang din. Ayan, ayan, sige. Sitaw na paket. Oh, paket. Meron ding sitaw na ano. Ayan, ito pala. So, maraming variety na sitaw. Ito, anong variety to? Yung sitaw na, tinatawag nilang sitaw turo. Yung maikli. Sitaw. Meron pa si bayaw ng ano. Ito, sa'yo din to bayaw. Ayan. So, makikita natin. So, matanong ko lang bayaw. Bakit nilagyan mo ng ganito? Anong tawag to? Plastic mulch ba? Ng damo. Ito po yung farm niya ng sili. So wala pa siyang bunga, mga bata pa, sa ilang buwan na to. Wala pang isang buwan. Ah, wala pang isang buwan. So nilalagyan ng plastic mulch. Mulch ba ang tawag dito para hindi tumubo yung lupa? Google! Barili kita sa mukha eh! Ay, lupa. Para hindi tumubo yung damo. At saka... Noon, di ba binubungkal natin yung ano? Kinukuha natin yung... Nung bata ako, kasi... may pananim din kaming ganito. Halos linggo-linggo kami naglilinis. Ito yung veterano din sa Friday, silihan. Tsaka ano, Saturday tsaka Sunday. Yun, pupunta kami ng silihan para maglinis. Oh. Yun yung advantage ng may ganito, plastic na ganito. Oo, plastic ayan, no. Kita niyo guys, oh. Ito na lang yung mga maliit na yung mga tubo dito. Oo. Yun na lang yung kukunin mo. Yung lahat. Tapos maliban doon, ano pang ibang rason para na may ganito? Bakit may plastic mulch? Para ano, maging moist pa yung lupa. Oo. Hindi masyadong tuyo. Ay, hindi siya masyadong ano ba yaw? Para hindi masyadong matigas yung lupa. Ayun, yun yung isa. Kasi pag may takip, hindi siya titigas. Medyo moist. Na may maintain po yung moisture ng lupa pag may plastic mulch. Sana ba? Oo nga. A few moments later. Oh, yung variety ng sitaw na to is yung mahaba. Ayan, so anong ginagawa mo bayaw? Ano yan? Tinatalbosan ko bayaw. Itong ano? Ah, so ito yung pangtalbos naman. Talbos. Okay, so ito yung tinatawag natin sa Tagalog na sitaw turo. Ayan. Sa Pampanga, sitaw turo ang tawag nila. So nagtanim na din ako ng ganito sa school. Ang bunga nito ay maikli lang o maiksi. Ayan, so nasaan kasi yung mga talbos bayaw? Ayan, so ganyan lang po magtalbos. Ayan, so parang kamote lang. Ayan, so saan hinahalo to ba pag niluto? Masarap.
Oh my God! Wow! Ayan, sa Dinengdeng sa Ilocano. Ayan, so... ayan, so hindi na sayang ang kanyang lupain dito kasi ang tawag dito ay intercropping. So ipaliwanag ko lang yung intercropping, which is ang itatanim mo sa isang area ay dalawa hanggang tatlo. Ayan. So ang ginawa niya intercropping, nagtanim siya ng ito sitaw, ibang variety ng sitaw, nagtanim siya ng tinatawag nating patola, ito 'yon. Ayan. Ayan oh. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas. Ayan. Ang tawag dito ay intercropping. So bali tatlo yung tinatanim sa isang area para hindi sayang yung space. So 6.5 hours later. Ito yung mga hinarvest namin, guys. Ayan, so inaayos yan. So napakabata, fresh from the farm of Abel's Sitawan. Ayan, so ayan po guys. Ayan, so nandyan, bali tatlo yung hinarvest natin. Nandyan yung talbos ng sitaw turo, andan yung bunga ng sitaw, at saka yung tinatawag nating bunga ng patola. So, salamat sa aking pinsan na si Glenn. Ayan, shout out. Soon to be mamang police. Ayan, tignan nyo naman, no? Ayan. Sanay na sanay sa hirap sa buhay. Kaya pagdating ng sarap sa buhay, magiging okay na okay. Marami tayong makukwento sa mga anak natin. So thank you so much, guys.